Siya ang binansaga ng pabansang Marites na lalaki, si Cian Gaza, na tinawag na scammer noon at nakilala sa kanyang mga date invitation sa billboards, ay isa na ding ganap na ama pala. At nahaharap din sa bagong kontrobersya na hindi daw siya nagsusustento sa anak niya. Sino nga ba si Cian Gaza? The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Cian Gaza. Early life. Ipinanganak si Christian Albert Gaza o mas kilalang Cian Gaza noong July 5, 1993 sa Malabon City. Lumaki si Cian sa kanyang lolo at lola at itinuring siyang parang tunay na anak nila. Sa murang edad pa lang ay alam na niya ang kahalagahan ng pera. Kaya naman nagsimula na siyang mag-ipon mula sa kanyang mga baon habang siya ay nag-aaral. Dinaglaon ay nakapag-open siya ng kanyang bank account. Dahil napakahalaga ang pera sa kanya, nag-umpisa na mag-business si Cian. Siya ay naging breeder ng mga hamsters at guinea pigs. Nag-umpisa na rin siya magipag-deal sa mga local pet stores sa kanilang lugar sa Malabon para sa kanyang business. Ayon sa kanya, ginagawa niya daw itong lahat upang matulungan niya ang kanyang mga magulang at mabigyan sila ng komportabling buhay. 16 na taon na si Cian na makita niya ang kanyang tunay na ama. Nag-aral naman siya sa Far Eastern University sa kursong Bachelor of Arts in Political Science. Ngunit noong 2012 ay nag-drop out siya sa kursong ito at kanyang pinagpatuloy ang kanyang pagiging negosyante. Cian's Rise and Fall. Ayon sa article na Scammer, Life of Cian Gaza, na sinulat ni Chin Alonzo, sa edad na 17 taon ay nagtatrabaho na si Cian sa isang multi-level marketing company na kung saan may kalakihan ng kanyang sahod at nakabili agad siya ng kanyang kauna-unahang kotse. Ngunit nagbago ang lahat nang mabiktima siya ng isang pyramid scam at nasayang lang lahat ang kanyang ipon, pagpupursige, efforts at ang kanyang mga pangarap. Ngunit hindi siya nagpa-apekto dito, ginawa niya itong motivation. Sa edad na 18 years old ay nagtatag siya ng kanyang sariling business. Dahil sa kanyang magandang reputasyon bilang student entrepreneur, nakapanghikayat si Cian ng 2 business partners na may puhunan na 3 million pesos para sa kanyang business na mini movie theater at coffee shop sa Malabon City. Sa loob lang ng 2 taon sa kanyang negosyo ay naging CEO agad si Cian at 20 years old pa lamang siya sa panahong ito. Siya ay nagmamay-ari ng 3 korporasyon at 8 local businesses na nakapangalan sa kanya. Nakapagbigay rin siya ng kapital sa 20 investors at nagkaroon siya ng net worth na mahigit 10 million pesos. Dahil sa bilis ng mga pangyayari at pagiging inexperienced ni Cian sa pag-handle ng kanyang mga negosyo, dito rin nagsimulang malugi ang mga ito. Kaya naman tinulungan siya ng kanyang mga magulang upang mabayaran niya ang mga utang sa kanyang mga investors. Sa 2 pagkakataon, hindi pa rin tumigil si Cian sa pagnenegosyo. Pumunta siya ng Davao City upang makapagsimula muli. Dito ay nagkaroon siya ng mga negosyo tulad ng T-shirt for a Cause, networking marketing company, virtual assistant firm at real estate corporation. Pero hindi pa rin naging successful si Cian at nakaranas uli siya ng pagkalugi. Dahil sa kanyang mga dinanas sa mundo ng business, unti-unti rin siya napapansin ng ilang Facebook at Twitter pages kung saan gusto nila ibahagi ni Cian ang kanyang accomplishments at failures upang magbigay inspirasyon sa mga batang entrepreneurs. Ito rin ang nagbukas na oportunidad upang mapansin si Cian sa mundo ng social media. Date invitation billboards. Noong July 2017, si Cian na isang self-declared CEO ng isang Hong Kong-based company ay naging viral sa social media matapos magpa-billboard sa Moraita Avenue upang yayain ang aktres na si Erich Gonzalez sa isang coffee date. Mababasa sa billboard ang katagang, "I can't even espresso how much I like you a latte. Will you drink coffee with me?" Nalaman naman ito ni Erich at bilib naman siya sa effort ng binata. Ayon kay Cian, una raw niya nakita si Erich Gonzalez sa isang sinihan. Dito ay nag-selfie sila at para kay Cian, nahulog raw ang kanyang puso para kay Erich. Ngunit makalipas ang 2 linggo, ay napabalitang tumanggi ang aktres sa imbitasyon ni Cian sa isang coffee date. Matapos raw mabalitaan ni Erich na si Cian ay isang scammer at isang fake businessman. Sa panayam ni Erich na lumabas noong July 16, 2017, inamin niya na natuwa siya sa ginawang effort ni Cian. Pero dahil daw sa payo ng kanyang mga kaibigan at kapamilya, nagdesisyon si Erich na tanggihan ang imbitasyon sa kanya ni Cian. Dagdag pa niya ay parang nagiging uncomfortable siya.
Kaya naman, dahil sa kabiguan, dinaan na lang ni Sian sa kanta ang kanyang nararamdaman matapos mag-post ito sa kanyang Facebook ng lyrics sa kanta ni Gary V na "Kung wala ka nang maintindihan." Pati ang Blackpink member na si Jennie Kim ay hindi pinalagpas ni Sian. Inimbitan niya ito noong October 2021 sa isang dinner date sa pamamagitan ng Billboard. Ultimate crush daw ni Sian si Jennie. Ang Billboard ay ilang kilometro lang daw mula sa YG Entertainment, ang agency ng K-pop girl group na Blackpink kung saan miyembro si Jennie. Ayon sa nakasulat sa Billboard, "Kim, Jennie, Ruby Jane, you are my ultimate crush. Can I take you out to dinner and make me the happiest man alive?" Hindi daw kasi alam ni Sian paano kontakin si Jennie, kaya nagpa-billboard na lang siya. Umaasa daw siya na mapansin ng K-pop star. Nagkakahalaga daw ng 1.5 million pesos ang pa-billboard niya na may permit mula sa gobyerno ng South Korea. Hindi niya rin nilagay ang kanyang company logo sa billboard dahil sincero ang kanyang dinner date proposal. Tinulungan daw siya ng kanyang business partner sa South Korea na i-set up ang billboard. Ani Sian, sabi ko sa kanya, mas pipiliin kong lumigaya kaysa kumita ng pera. Genuine happiness over money. May mga blinks naman of fans ng Blackpink na hindi nagustuhan ang ginawa ni Sian at pinatrending nila ang mga katagang "Leave Jennie Alone" at hashtag YG Protect to Jennie sa social media. Ella Cruz Incident. Todo deny naman si Ella Cruz na walang namagitan sa kanila ni Sian Gaza. Ayon sa aktres, hindi raw ito nang ligaw sa kanya, ngunit inamin niya na binigyan siya ni Sian ng flowers. Paglilinaw niya na isang big fan lang daw niya si Sian tapos may secret identity. Naging punot dulo ng chismis na ito matapos papansin ng mga netizens noong February 6, 2017 sa isang Instagram post ni Sian na kasama niya si Ella. Kaya maraming napatanong kung siya ba ang ex o naniligaw pa lang kay Ella. Pero paglilinaw ni Ella ay business partnership lang raw ang offer ni Sian sa kanya. The Scammer. Noong April 2018, nakulong ang viral billboard shooter na si Christian Gaza sa Malabon City Jail. Ito ay pagkatapos kusang sumuko ni Sian sa Malabon City Police Officers dahil sa dalawang warrants of arrest na kinakaharap niya kaugnay sa paglabag sa Batas Pambansa 22 o Anti-Bouncing Checks Law. Ngunit nakalaya si Sian matapos ito makapagpiansa. Noong July 4, 2017, ay kumalat sa social media ang Twitter post ng isang netizen. Ibinunyag nito ang sinasabi niyang questionableng pagkatao ni Sian. Biktima siya umano ng pang-i-scam ng 24 years old na si Sian na nagpakilalang CEO ng isang Hong Kong-based company. Maliban sa netizen, lumantad na rin si Jessica Cruz, ang ina ng aktres na si Ella Cruz, upang sabihin na naging biktima rin sila ng kanyang mister ng panluloko ni Sian. July 3, 2017, nag-post sa Facebook ang ina ni Ella bilang reaksyon sa pagpapagawa ng billboard ni Sian para kay Erich. Pahayag ni Jessica, "Wow, para luminis name niya sa scammer issue niya, may pa-billboard naman ngayon. May nauto na naman siya guys para mag-invest sa monkey business niya." Matapos siyang bansagan na scammer, ay umalis ng bansa si Sian noong September 2018. Pumunta siya ng Hong Kong na may pangako sa sarili na sa loob ng 2 hanggang 3 taon ay magiging multi-millionaire siya. Nang sumunod na buwan ay lumipad siya ng Vietnam at naghirap, nangayayat at na-depress. Legit businessman. Noong July 2020 ay naging legit na negosyante si Sian at pinasok niya ang mundo ng cryptocurrency. At sinimulan din ni Sian ang pang-e-expose ng mga investment scams at pati sa mundo ng social media at showbiz. Pambansang Marites na lalaki. Binansagan ngayon si Sian bilang pambansang Marites na lalaki dahil sa kanyang mga controversial pasabog sa social media. Noong July 2021 ay nag-viral ang TikTok video niya tungkol sa hiwalayan ni na Alger at Kylie. Nabanggit ni Sian sa kanyang TikTok video na marami umanong mga mayayamang negosyante ang maniligaw ni Kylie kahit na may asawa ito. At isa pang pasabog ang pagkakalink umano ni Kylie sa kapamilya actor na si JM De Guzman, bagamat ayon kay Sian, 90% na maaring hindi totoo at 10% na totoo. Noong September 28 naman, nag-post si Sian tungkol sa diumanipasabog niya tungkol sa Viva sexy actress na si AJ Raval. Kanyang iniugnay ang hunk actor na si Alger Abrenica kay AJ. At sa huli ay umamin si AJ na totoong nililigawan nga siya ni Alger.
At noong November 16, trending topic sa Twitter ang blind item ni Sian tungkol sa third party o mano sa hiwalayan ng sikat na social media influencer at ng nobya nito at may star magic artist o mano na third party sa hiwalayan nila. At noong November 18 ng gabi, kinumpirma ni Sian sa kanyang Facebook page na nag-check out daw si Diego Loizaga at Barbie Imperial sa isang hotel sa Tagaytay noong November 1 na sira-sira at basag-basag ang buong kwarto matapos mag-away ng malala. Ilan lang ito sa kanyang mga pasabog sa kanyang mga social media posts. Sian Gaza as a father. Usap-usapan din ngayon ang buhay ni Sian dahil sa umano'y hindi nito maayos sa pagsusustento sa kanyang anak. Ayon sa mga report, may dalawang anak na daw si Sian. Sinagot na dating partner ni Sian na nagangalang Siege Tolentino ang naunang post ni Sian patungkol sa pagsusustento niya sa kanyang anak. Ayon kay Sian, 10 months old na ang anak nila at hindi pa rin daw niya tanggap na may anak siya sa dating karelasyon. Sa loob ng dalawang taon ay naging provider siya ngunit ang nakita lang daw ng ina ng anak niya ay isang buwan na sumablay siya. Hindi na rin daw siya makikipag-usap dito at magsisenda lang daw siya ng 50,000 pesos per month na ayon kay Sian ang dahilan ng pagtatantrum ng ina ng anak niya. Gagawan niya din daw ng multi-million trust fund ang anak nila na mananatiling legitimate heir niya. Sian Gaza's net worth. 28 years old na si Sian at siya ang chairman ng Philippine Pacific Group at CEO ng Yuki Entertainment Co. Ltd. Thailand. At ayon sa isang article sa Facebook, may net worth daw si Sian na $10 million o 500 million pesos. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!